Hey guys, it's me again, Doc Sammy, and welcome again to my channel. So I'm back for another new video, and ang topic natin ngayon is about eye health. Pag-uusapan natin about blurring of vision. Bakit nga ba lumalabo ang ating paningin? In this vlog, we will also talk about the causes, signs and symptoms, and possible treatment ng paglalabo ng paningin. So without further ado guys, let's get on to the video. Blurring of vision or paglalabo ng paningin is a lack of sharpness which causes inability to see fine details at distance or at near. Alam nyo ba guys na blurring of vision is one of the most symptoms na meron kang eye problem, and also posible na yung one eye lang yung blurred ang vision, or yung lateral or both eyes yung blurring of vision or bilateral. Posible din guys na magkaiba ang grado ng mata natin. For example, sa case ko, which is iba yung grado ng right eye ko, which is around 350, and iba din yung grado ng left eye ko, which is around 150. Yan yung tinatawag na anisometropia. Magkaiba yung grade ng dalawang mata. So, kasi meron mga pasyente, meron ako mga pasyente na nasa-shock kasi hindi pala pantay yung grade nila. So, yes, posible yan guys. And also, posible din na magkaiba ang refractive error ng mata. For example, yung right eye mo is hyperopia and yung left eye mo is myopia. Posible siya guys. And that's what we call antimetropia or opposite refractive error. So, maraming mga causes kung bakit lumalabo ang ating paningin. Sana dito is about refractive error. So, alam natin na meron tayong tinatawag na nearsighted or myopia, farsighted or hyperopia, presbyopia, and astigmatism. Itong apat na ito, yung common na cause kung bakit lumalabo yung paningin natin. So, let's talk about myopia. Myopia guys, ibig sabihin blurry yung paningin mo sa malayo pero kaya mong makabasa sa malapitan. Hyperopia naman guys, ito yung blurred yung paningin mo sa near and kaya mo namang makakita ng malinaw sa distansya. Astigmatism, alam naman natin kung ano yung astigmatism. So, may nagawa na akong video about nito, which is ilalagay ko yung link sa baba. Also, astigmatism can cause blurring of vision kasi hindi malinis yung paningin mo dala ng hindi rin pantay yung curvature ng cornea mo. And presbyopia, ito yung blurring of vision which is caused by age. Ito yung mga problema na sa malapitan, hindi na nila kayang makakita ng malinaw sa near, which starts at 40 years old. So, other causes ng blurring of vision ay mga eye problems, gaya ng cataract or opacification ng lens, which is soon gagawan ko ng video, glaucoma, which is increase in intraocular pressure na sobrang nakaka-affect talaga siya ng paningin. Age-related macular degeneration, which is common sa mga elderly people. And dry eye syndromes also can cause blurring of vision and discomfort. Itong mga eye problem na to guys, ito yung common na nagbibigay ng, nagka-cause ng blurring of vision sa ating mga, sa ating paningin. And soon gagawan ko ito ng video, ano ba talaga yung reason bakit nakaka-cause sila ng blurring of vision. Meron ding condition na nagkakakos ng blurring of vision, gaya ng hypertension and diabetes. Hypertension guys, ito yung mataas yung blood pressure, and diabetes, ito naman yung mataas yung blood sugar. Ito talagang dalawa, pag nagpapacheck kayo ng paningin nyo sa eye doctor, tinatanong talaga if may history kayo ng hypertension or blood or diabetes. Kasi nakakakos talaga sila, nakaka-affect sila ng paningin. So, for example, if mataas yung sugar mo or yung blood pressure mo, may posibilidad na yung grade ng mata mo or yung paningin mo lalabo talaga. So, mas mainam talaga na before kayo magpa-check up, naka-controlled or naka-take kayo ng medication para makuha talaga na accurate yung grado ng mata mo. And of course, dapat makontrol din yung blood sugar and blood pressure niyo para hindi din maapektuhan yung paningin. Kasi marami talaga akong patients, especially yung mga matatanda, na talagang apektado talaga yung paningin niyo. And alam niyo ba, nakakakos talaga siya ng eye disease like diabetic retinopathy and hypertensive retinopathy. Kaya mas mainam talaga na kontrolado yung blood sugar and blood pressure, especially if may history kayo or na-diagnose na talaga kayo ng iyong mga physician. Okay, another cause naman ng blurring of vision
is may kodigo ako dito para hindi ako mawala. So another cause naman ng blurring of vision is medication or meron kang history ng migraine. Yes, nakakos talaga yan. Actually, itong migraine talaga, minsan napagbibintangan siya na dahil sa mata. Pero if may migraine kayo, if may medication kayo, guys, pa-check nyo din yung migraine nyo. Okay? And another is pregnancy. So, pag pregnant ka, minsan tinatanong ko talaga yung patient ko, if pregnant ka, kasi may chance talaga na dahil sa hormones, magbabago yung paningin natin. And after naman ng pregnancy, may chance talaga na magbabago din yung paningin natin. So, yes, magpa-check up kayo sa paningin if you have this condition. So, ano ba yung treatment pag halimbawa blurring ang vision nyo? First talaga, guys, na dapat nyong gawin is kung ano ba talaga yung cause ng paglalago ng paningin nyo. For example, if refractive error, purely refractive error talaga, for example, nagpa-check kayo sa optometrist nyo and wala kayong any other conditions na nabanggit ko, so, possibly na refractive error, meron kayong myopia or yung common talaga is astigmatism or pag halimbawa mga may edad na kayo, for example 38 pataas, presbyopia, possibly na magamot natin or matreat natin yung paningin nyo by giving you correction and eyeglasses. Pero for example, meron kayong ibang eye condition or eye problems, so meron kayong cataract, glaucoma, age-related macular degeneration or dry eye, dapat din na magamot itong pinaka-primary cause ng paglalabo ng paningin. For cataract, meron naman tayong cataract surgery. So, may possibility maging okay yung paningin mo. For glaucoma, merong medication na ipapatake sa inyo. Depende sa kung ano talaga, anong degree ng glaucoma nyo. For ARMD, depende guys, kasi medyo serious problem na itong ARMD. And yung dry eye syndrome, pwede naman kayong bigyan ng lubricant para mawala yung discomfort nyo and para maging komportable and okay yung paningin nyo. Another naman is, if meron naman kayong hypertension or diabetes, pwede naman kayong magpa-check sa physician nyo para makontrol ang pagtaas ng inyong dugo. Pag halimbawa na-control na siya, pwede na namin kayong bigyan ng correction sa inyong paningin. Kasi of course, kailangan niyo din naman ng correction sa inyong paningin. But first talaga guys, dapat kontrolado yung sugar nyo, yung blood pressure nyo before namin kayo bibigyan and before namin makuha ang accurate na grade ng mata nyo. But guys, if you experience sudden blurring of vision or bigla-bigla na lang lumalabo yung paningin nyo, that's another problem. So, maraming mga diseases na nakaka-cause niyan, which is dapat talagang mapa-check nyo agad-agad kasi hindi normal na biglang lumalabo yung paningin nyo. Okay? So, dapat magpa-check kayo sa physician nyo and after that, magpa-check kayo sa eye doctor nyo para makita natin kung ano yung reason ng sudden blurring of vision nyo. And eto, lately yung napapansin ko guys, blurring of vision, especially these quarantine days, maraming nag-blur yung paningin nila or hindi sila komportable. And maybe that's because sa digital eye strain or nasobrahan sa paggamit ng gadgets or ng computer. So, isa din cause kung bakit lumalabo yung paningin natin is dahil pagod yung mata natin or tired eyes, eye strain, okay? So, para maiwasang mapagod yung mata natin, control muna tayo sa pagka-gadgets, pahinga muna natin yung mata natin. Kasi alam nyo ba na isang symptoms din na meron kang eye problem is eto na nga yung eye strain. So, nag-uumpisa na. And paghahayaan mo, posibleng ma-develop talaga ang blurring of vision or magkaroon ka ng grado sa mata. So, again, ipahinga ang ating mata. Paano nga ba maiwasan ang grado ng mata? First, magpa-eye check-up talaga para makita earlier kung meron kang eye problem and maagapan natin. Pangalawa, pagpahingain ang ating mata, huwag maging abusado para hindi masira ang ating mata. Pangatlo guys, if meron kayong other medical condition like hypertension, diabetes, or serious health problems, guys, magpa-check kayo sa physician nyo para hindi maging affected yung paningin nyo. Okay? So, again guys, blurring of vision, maraming causes, pero pwede din naman nating iwasan ito. So, disiplina lang guys. Disiplina lang talaga. So, if meron na kayong correction, wear your correction. If magagamit kayo ng gadgets, yung time nyo, minimize para makapagpahinga yung eyes nyo and also wear correction and protection. So that's it guys, that's my vlog. Madali ang vlog lang to. And if meron kayong mga questions, please feel free to comment down below. And if meron akong
hindi nabanggit, please feel free to comment down below. Again, thank you so much for watching my vlogs, and thank you for subscribing. Again, see you on my next vlog. Bye!